Kahit may karatula at mga babala, buwis buhay pa rin sa pagtawid ang ilan nating kababayan sa mga hindi tamang tawiran. Kaya naman bukod sa EDSA, manghuhuli na rin ang jaywalkers ang MMDA sa iba pang kalsada ng Metro Manila. Balita natin ni Katrina Son. Tila nakikipagpatentero ang mga tumatawid dito sa ilalim ng overpass sa Quezon Avenue EDSA intersection. Yan ay kahit kabilat kanan na ang mga karatula na bawal tumawid. Isa na riyan, si Lovely na galing daw sa trabaho. Laging nagmamadali kaya naman imbes na pumunta sa tamang tawiran. Eh kasi hirap eh, bakit pa kami nahirap tumawid? Ang layo dun pa kami tapos diretso kami sa dulo. Alam naman daw niya na bawal tumawid at delikado rito. Nakikita rin niya ang mga babala, pero mas pinili pa rin niyang makipagsapalaran sa kalsada. Jaywalking ang katapat na violation nito. May mga designated areas ho kasi kung saan maaaring tumawid yung ating mga kababayan. And yet yung iba ho pinipiling makipagsapalaran sa EDSA, sa mga major thoroughfares, sa ilang mga circumferential and radial roads ho natin na napakadelikado. Bukod sa delikado, nakakadagdag din ito sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Mula January hanggang December noong nakaraang taon, umabot na raw sa 51,470 ang mga nahuling jaywalking dito lamang sa Metro Manila. Mahigit 42,000 sa mga yan ay unsettled o hindi nagbayad ng multa o tumakas na lang. Kamakailan, inaprubahan na ng Metro Manila Council ang pag-deputize sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na manghuli sa mga lumalabag sa jaywalking ordinance ng iba't ibang lungsod. Kaya kung dati raw ay sa EDSA lamang sila nakakapanghuli. Ngayon po na we're being deputized, may mga areas na ho tayong pwedeng maniket, pwede na ho tayong manghuli ng mga jaywalkers na gamit ho natin yung local ticket ng local government. Ang mga lalabag at mauhuli matitiketan. Ang multa naman ay depende sa local ordinances kung saan mauhuli. Magkahalo naman ang reaksyon dito ng publiko, katwira ng iba. Mas delikado raw sa overpass dahil sa mga masasamang loob. Delikado kasi may multa pa rin dyan sa footbridge eh. Kailangan dito ka dumaan, mas mabilis. Mahirap po, lalo na sa amin ng mga senior. Kasi hindi na kayang umakyat sa taas, lalo na minsan sira yung elevator. Kaya dito na lang, i-guide na lang po nila. Wala lang po akong choice ngayon kasi malilate na ako. Pero hindi talaga ako agree sa jaywalking. Katrina Son, GMA News.